mga kalindog. Welcome to my channel. Hi mga kalindog, this is Cians. It's Cians you. Welcome to my third vlog. Syempre nandito na naman tayo para magpasaya, magpakilig o magpa-happiness sa ating mga subscribers. Yes, yan, ayan. Ito ang aking third vlog po. Kasi ang aking third vlog, ang naisip ko po, yung mga acting challenge ko na sa TikTok. Ano kaya yung 10 acting challenge ko na nagawa sa TikTok? So, syempre, uunahin natin yung pinaka number 10, yung hanggang number 1. So, uumpisa natin ang aking number 10 ng acting challenge, my TikTok. So, ano, Emilia? Pumurong ba ang dila mo? Gusto mo hatakin ko? O baka mas gusto mo to? Stress ka ba? Napanood niyo ang aking number 10 na acting challenge ng TikTok. Ayan yung acting ko na ginaya ko si Miss Sunshine Cruz. Sunshine Cruz, tama di ba? So si Sunshine Cruz, tapos parang ayan yan yung pagbabalik ni Sunshine din sa ganap niya, sa character niya sa White Flower. And syempre nagulat si Miss Ike Melendez, si Emilia, di ba? So para ang hirap naman na isabay yung pag-acting sa TikTok na acting challenge nga. So ang ginawa ko is sinaulo ko muna yung sinasabi ni Miss Sunshine Cruz, and after kong pakinggan, siguro nakailang ulit din ako, naka second take ata ako dyan sa acting ni Sunshine sa pagganap niya bilang White Flower. So ayan ang aking top 10, ang aking acting challenge. Syempre nasa number 9 na tayo. Pag sinabi kong wala, at ikaw kanina hindi mo ko kilala. Pwes ngayon kilala mo na ako. Ako, si Lily Cruz. At wala akong pakialam kung sinong Poncho Pilato ka man. Ayan, so napabilib ako ni Miss Maha Salvador dyan kasi ayan yung temang inaano niya si Mr. Tirso Cruz III. Ayan yung may hawak siyang barel na tapos sinabihan niya si Jeffrey Santos na at ikaw, 'di ba? At ikaw. Hindi mo pa rin ako kilala. Ako si Ivy Aguas or Lily Cruz, ganun, Lily Cruz. So, ayan, napabilib din ako ni Maha dyan. So, syempre parang sabi ko, gusto kong gayahin. Hinanap ko talaga yung sinerge talaga sa TikTok. So, napabilib talaga ako dyan. Tapos, parang madali lang naman siya. Yan ang pinakamadali kong ginawang acting kasi hindi naman ako naka ilang take dyan. Isang take lang, then done na. Na-done ko na yung pagganap ni Maha bilang Lily Cruz o Ivy Aguas dyan sa character na yan. Gusto mo akong saktan, ha? Gusto mo akong saktan? Sige, bugbugin mo ako. Ilang beses mo pa ulit-ulit na sabihin sa akin na isa akong masamang babae. Ano pang gusto mo itawag sa akin, ha? Kabit? Desperada? Kerida? Magnanakaw ng asawa? Ahas? Higad? Bakit? Nabago ba ng lahat ng masasakit na salitan yun ang katotohanan na ako na ang mahal ni Victor at hindi ikaw? Kaya eto ang sasabihin ko sa'yo, yan yung number 8 natin. Yan yung number 8 natin. Yan si Erich Gonzalez sa pagganap niya ng Two Wives. So parang ang galing-galing niya talaga rin dyan. Parang sinabi niya talaga kay Miss Kay Abad na ano, parang ano, kabet, ano, kerida, ano, dragona, ganyan, ahas. So lahat sinabi na niya doon yung pagiging masasakit na salita sa mga kabet. So napabilib din ako ni Erich. So
nung nakita kong 2 sa TikTok na may ganun, agad-agad ko talagang ginaya yan. So, mahirap din. Mahirap kasi medyo mabilis yung pananalita ni Erich dyan eh, sa pagganap niya sa 2 dyan. So, pero medyo nahirapan ako. Siguro naka 5 take ako. Naka 5 take ako dyan. Kasi medyo ang bilis-bilis yung magsalita ni Erich dyan. Yung kalaban niya si Kay Abad. So, nabilib ako and syempre happy ako kasi idol ko, nagaya ko dyan sa acting, kahit paano sa acting lang, ganun, acting. Oh, so thank you po sa number 8, nasa 7 na tayo. Hindi patay si Lily Cruz, ako si Lily Cruz, ako ang tunay na Lily Cruz. At kayo mga Argente, kayo naman ngayon ang paglalamayan. At simula ngayong araw na to, mawawalan na kayo ng kapangyarihan. Pagluksaan man kayo ng iba, pero ako, hinding-hindi ko kayo pagluluksaan. Kaya nga hindi ako nakaitim. 'Cause black is out, gold is in. Yes, just like gold, I am indestructible. And so, ayan yung pinaka pagbabalik ni Lily Cruz. Ayan. So, hindi si Ian Santos ang tunay na Lily Cruz. Ayan. Yan yung ginampanan ni Miss Maha Salvador. And, syempre, yan yung gustong-gusto kong acting ni Maha. Kaya, talagang ginaya ko talaga sa TikTok. Napa-challenge talaga ako. Yan yung sinabi niya na buhay pa si Lily Cruz. Hindi patay si Lily Cruz. Ako si Lily Cruz, mga ganun. Ay nako, yan talaga. So dyan, madali lang naman siguro, naka 2 take ako dyan sa ganap na yan ni Miss Maha sa pagbabalik ni Lily Cruz. Kasi favorite ko kasi yung teleserye din yan eh. So pag pinapanood ko siya tuwing gabi alas 6, and pag nakikita ko sa Facebook na mga ganyang pagbabalik ni Lily Cruz, nasasa ulo mo yung sinasabi niya. So madali na lang gayahin. So, kaya nagaya ko siya in fairness and hindi ako nahirapan dyan sa acting challenge na yan. So, number 6 na tayo! Ilang beses akong nakiusap sa'yo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako tinatantan. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin tinatantanan ang asawa ko. Kita-text-text ka, kapal ng mukha mo! Sa number 6 natin, napanood nyo syempre, kay Miss Angel Locsin yan eh, saka kay Miss Maha Salvador, yung sa The Legal Wife. So, favorite ko din yung mga ganyang eksenang aktingan talaga ng legal wife and mga kabit, diba? So, may ganun, nakakatunog sa may kabit. May experience ba? Joke lang. Ayan, si Miss Angel, napabilib din ako, so parang talagang aktingan talaga ako dyan eh. So, dyan naman hindi rin naman ako nahirapan. Nakatatlong take ako dyan. Alam ko nakatatlong take ako dyan sa acting challenge na yan. So, nakakapagbilip sa mga ganyang aktingan talaga, Miss Angel Locks. Now, tell me the truth. Sagot! So, ang number 5 na nga yan. Yan yung number 5 ko sa acting challenge. Yan din, isa din yan kay Maha Salvador, or na sinasabi natin yung version nila ni RK Bagachi, yung actingan nila. Ang galing. So, ayan yung parang sumigaw talaga na, nakailang sigaw talaga si Maha na, oo, ako si Lily Cruz. Parang ganun. So, talagang na-acting talaga ako niyan. So, nakailang take ba ako dyan? Parang nakalima. 5 take kasi ang galing-galing, hindi mo kaya talaga ma-level yung acting ni Maha. So, parang sabi ko, kailangan yung bukang bibig mo maisabay talaga dun sa bibig ni Maha, sa pagsalita ni Maha Salvador. So, nabilib din ako dyan sa, oo, buhay si Lily Cruz. Ay, buhay ulit si Lily Cruz. So, ayan na nga ako, number 5. Sa labanan ng dalawang reyna, may nanalo na. At may hindi magpapatalo. Pero simula pa lang ng gera,
Ako si Romina Mondragon. Tapos ang number 4 naman natin ngayon ay si Romina Mondragon. Ayan si Romina Mondragon. Naka-uniform pa ata ako niya, diba? Naka-uniform pa ako ng uniform ng Jollibee. So, ayan yung naka-break time ako. Ano ko lang sa inyo, naka-break time ako niyan. Then, yung kasama kong team leader na si Kuya Alpi, sabi niya, sige, ako magbibidyo sa'yo. Sabi niya. Then, dun tayo sa taas. Ayan yung panahon ng ECQ na take out transaction lang sa Jollibee na bawal ang dining. So, sabi ko, sige. Sabi ko, naka-break naman ako. Sabi ko, akit kami sa hagdanan, doon sa second floor din. Sabi niya sa akin, hintay mo yung sounds bago ka kumeme ng acting mo na Romina Mondragon. So, nakailang take din ako dyan. Dalawa. Kasi yung una, masyado daw ako mabilis, sabi ni Kuya Alvi. So, yung pangalawang take ko, ayun, nakuha ko na kasi parang madali lang din naman. Isabay, pakinggan mo lang yung tunog, then hanggang pababa ka ng pababa ng hagdanan, kailangan maisabay mo din yung bukang ng bibig mo na I'm Romina Mondragon, ganun. So, parang in fairness naman. And syempre, thank you kay Kuya Alvi kasi tinulungan din naman niya ako sa pagbibidyo ng ganun. So, ang galing lang kasi nakaka-acting lang talaga. Hindi mo alam kung ano pumasok sa'yo! Hindi mo alam! Sinabi mo! Ako lang ang mamahalin mo! Yes, ang number 3 ko, ayan na nga. Syempre, so napabilib talaga ako sa sarili ko dyan dahil sobrang iyak factor. Meron yan sa TikTok yung pag pinlik mo, yung cry. Ayan, so akala mo tunay na iyak. So napabilib din ako dyan talaga kay Miss Angel ulit. Dahil yan ang the legal wife talaga na nagbabatuhan sila ni, ng salita ni Mr. Jericho Rosales. So, sabi ko, i-edit ko nga. Una, iti-take ko siya na walang luha. Sabi ko, hindi maganda. Sabi ko, parang hindi maganda na mag-take acting ka na walang luha. Kasi parang hindi totoo. So, sabi ko, i-click ko kaya tong cry. Tapos, tinignan ko lang siya one time. Take 2 yun. Sabi ko, perfect, kabog. Talagang pwedeng-pwede. Sabi ko, so, take 3. Ayun na nga, kailangan ilabas mo. Yung parang dinamdam mo talaga yung actingan ni Miss Angel Locsin sa Legal Wife. So, medyo may crying pa yan. So, nabilib talaga ako dyan sa acting na yan. And, syempre, natutuwa ako. And, ayan po yung number 3 ko. Alam mo, ganda-ganda mo? Ha? Pero titip lang ang meron ka. Pero ako, mula ulo hanggang paa, panlaban na. Yan pa lang mga tipo mong babae, no, Ace? Walang utak. Wala ka talagang pinipiling lugar sa pagkakalat, no? Kailangan mong mahimasmasan. Ang aking number 2 ay walang iba kundi ang aking acting and ang aking CC, si Miss Yam Concepcion. Ayan. So, ayan yung acting ko na sa halik, yung parang nagbabatuhan sila ng linya din ni Miss Yen Santos. So, nakailang take naman ako doon. Dalawang take ako doon. So, para madali lang sa akin kasi palagi ko na siya naririnig yung mga ganung linyahan ni Yam Concepcion at ni Yen Santos nung kasikatan talaga ng halik. So, meron ka nang alam mo na yung sa isip mo kung ano yung mga pananalita ni Miss Yam Concepcion. So, madali na lang sa akin i-video yung acting ni Miss Yam Concepcion dun sa halik. So, natuwa ako kasi in IG story ko siya, din minention ko siya, din nag-message siya sa akin. So, wow, ang galing daw. Winner. So, winners talaga. So, thankful. And thank you ako dahil na-appreciate ng ginampanan ko yung bida dun sa acting na yun. So, ayan yung number 2 ko. So, thank you! Number 1 na! Mamayang gabi, habang humihilik ka,
kakatok siya sa pintuan ko. Ah? You can call me anything you want. A snake. A bitch. Other woman. But I will never be a pathetic, boring housewife. My God, ang number one ko, ang aking acting challenge sa TikTok ay si Miss Ann Curtis. Ayan, yung Ann Curtis na No Other Woman na sabi ko, ayan yata yung pangalawang acting ko na ginawa sa TikTok na parang sabi ko, gayahin ko nga, pero sabi ko, hindi pwede ako mag-t-shirt lang. Kasi yung ganap ni Ann Curtis is naka-swimsuit na ng batuhan ni Kristen Reyes, batuhan ng linya. So sabi ko, maghahanap na ako ng pwedeng isuot na babakay dun sa pagiging kontrabida ang style, di ba? So ayan, so click ko naman yun ng pagsusuot ng pagkiklik, ang pagsusuot, hindi. Kumuha ako ng pagsusuot ng parang tela lang na black na sa akin yun eh. Palagi kong na-design yun kapag may mga party events, Christmas party, nilalagay ko dito, banderitas, parang gano'n, banderitas! Okay. Then, ginawa ko siya, in-edit ko lang, gano'n. Eto, naka-swimsuit na gano'n, naka-ganyan. So, habang tumatalak si Ann Curtis, sabi ko, okay, sige, acting kong acting. Take one lang yun, my God. Hindi ako nakapag-take two. Isang aurahan lang. Kaya talagang, wow, ang galing. Sabi ko, kahit ako sa sarili ko nagalingan ako. Pero hindi ko lang alam sa iba. Joke. Pero hindi, na-appreciate ko kasi yan yung number one kong acting na in-upload ko yun sa Facebook. Then, ang daming views. Then, ang daming nag-comment. Then, may mga bash. Ganun. Pero, okay lang. Kasi alam ko naman na may darating at may darating na ganun. So, pero masaya ako kasi grabe yung feedback na ginawa ko dun sa dyan sa Ann Curtis No Other Woman na yan kasi talagang natutuwa ako kasi na-appreciate nila. And yan yung number one ko. So, ayan po ang akin number one. Kakaalindog, nakita niyo na ang aking 10 actingan sa TikTok. Syempre, para mapasayo ko ulit kayo, syempre sa susunod naman sa aking vlog, mas bongga at mas makakapag. Tuto kayo dahil iniisip ko pa eh. So, iniisip ko or cooking or something dahil mahilig nga ako magluto. So, maraming salamat sa inyo and syempre ang TikTok ang nagpapasaya sa atin. Lalo ngayon, nung simulang nag-lockdown tayo, maraming nag-TikTok. So, syempre, kung gusto niyo pa rin po ako i-follow sa TikTok or makita ang mga ibang actingan ko doon, just search Cians You. Yan, chance you end it, follow. Siyempre, thank you mga kaalindog. See you on my fourth vlog. Bye! Thank you for watching.